isang anti-Marcos documentary ang ginawa ni Atom Araulio, kamakailan lang mga sangkay. Subalit, ang dokumentaryong ito mga sangkay ay pinatunayan po ng Sandigan Bayan na isa pong napakalaking fake news. Alam nyo kung bakit? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Hello, what is up mga sangkay? Ako muli ito, nagbabalik para sa panibago natin pag-uusapan na kapugulutan po ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na palagi pong sumusuporta. Salamat sa inyo. Pakilike and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay grupo ng mga kabataan na solido pong pro-government. At sa walang pagtatagal mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Isang malupet na documentary ni Atom Araulio ang pinagtawanan po ng madla nakaraan lamang mga sangkay na isa nga po ako doon sa nagkomento. Dahil lahat po ng nilalaman sa kanyang dokumentaryo ay nauna ko na pong sinabing fake news. At ngayon mga sangkay, mismong Sandigan Bayan na po ang nagpatunay na ang lahat ng mga sinasabi ni Atom Araulio sa kanyang dokumentaryo ay isa pong malupit na fake news. Pangatlong beses ko na pong itatopic ito ang patungkol po sa video niya. Subalit ngayon mga sangkay, didiinan po natin na ito po ay talagang fake news na idiniklara na po ng Sandigan Bayan. Ang video o dokumentaryo ni Atom Araulio na inupload po sa YouTube channel ng Vice Asia ay pinagtawanan at inulan po ng napakaraming dislike. Na umabot na po ang dislikes na ito mga sangkay sa 10,000 lang naman. Samantalang ang likes naman mga sangkay ay 3,000 lang. Talagang wala po halos naniwala kay Mr. Atom Araulio sa kanyang pakanang dokumentaryo. Sana po nakikinig si Mr. Atom ngayon, no? Para naman maliwanagan siya na talagang fake news po ang inilabas niyang video. Inulan po ito ng batikos ng netizens dahil nga po sa mali-mali nitong paratang kay Pangulong Marcos o sa pamilya Marcos. Subalit, neto lamang mga sangkay, isa pong kagulat-gulat para po sa mga dilawan o mga anti-Marcos na kagaya po ni Mr. Atom Araulio ang inilabas po ng Sandigan Bayan na resulta sa mga kasong isinampa kay dating Pangulo Marcos at kay Imelda Marcos. So matotal mga sangkay, ang mga kasong isinampa sa pamilya Marcos ay umaabot po sa 901 cases. At sa napakaraming kaso na ito mga sangkay, nakakalungkot mang isipin para po sa mga dilawan, ang kanilang fake news ng tatlong dekada ay idiniklara na po officially ng Sandigan Bayan na ito nga po ay fake news at wala pong mailatag ditong ebidensya sa loob ng tatlong dekada mahigit ang mga nagparatang sa pamilya Marcos na magnanakaw daw po. Sa dokumentaryo po ni Mr. Atom Araulio, marami po siyang sinasabi dito na mga ninakaw daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos na dinidiinan niya po mismo mga sangkay na ito po ay totoo. At ito po yun. At this huge cultural complex right here, there are also physical reminders of one of the world's most corrupt regimes that stole as much as $10 billion and left the central bank's account so empty that it was basically bankrupt. The most corrupt man in Southeast Asia, this is the big steal. Marcos died 3 years after and left the nation bankrupt. Ang inilabas po ni Mr. Atom Araulio na isa pong dokumentaryo paratang sa mga Marcos na magnanakaw daw po ay pinatunayan na ngayon ng Sandigan Bayan na ito nga po ay malupit lamang na fake news. Dahil po sa pagdideklara ng Sandigan Bayan na wala nga pong naisubmit na mga ebidensya na magtutukoy po na talagang totoo na nagnakaw ang mga Marcos sa pera ng ating bayan. Sana po nakakapanood ngayon si Mr. Atom Araulio nang sa ganun maliwanagan po siya at baka sakaling magkaroon ng repeat ang kanyang dokumentaryo at maikorek niya po ng gusto ang mga mali-maling paratang sa mga Marcos. Maliwanag na maliwanag na maliwanag na po ngayon na ang mga Marcos ay hindi po talaga nagnakaw sa ating gobyerno dahil pinapatunayan na po ito ng Sandigan Bayan na ang mahigit tatlong dekadang kaso na nakabinbin sa ating gobyerno ay hindi po pala totoo. Marami pong isinangkot dito o idinamay ang mga dilawan para lamang po magmukhang totoo ang mga isinampa nilang kaso sa mga Marcos. Ngunit mga sangkay, imagine tatlong dekada mahigit at tatlong pure dilawan na po ang naging Pangulo ng Pilipinas. So,
walang iba kundi si Corazon Aquino, Ramos at former President Ninoy Aquino. Ang tatlong presidenteng dumaan, mga sangkay, ay hindi po yan basta-basta. Talagang gumagamit po yan ng kapangyarihan sa ating gobyerno. Mapataob lamang po ang kanilang mga kalaban. Ang tatlong naghari-harian sa Pilipinas ay wala pong nagawa sa kasong ito. Na ito po ang ipinagtataka ngayon ng Sandigan Bayan na nalulungkot po sila dahil nga po sa loob po ng tatlong dekada mahigit, wala man lang pong naipresentang tunay na ebidensya, kundi ang lahat nang nakasaad po sa kanilang dokumento ay mga sabi-sabi lamang na hindi po pwedeng itong maging patunay na totoong nagnakaw ang mga Marcos sa kaban ng bayan. Buti na lang, ngayon natuldukan na ito. Patunay ito, mga sangkay, na ang mga itinuturo natin dito sa Sangkay Jinjan TV ay katotohanan na ang mga Marcos ay talagang hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Tatlong dekada mahigit nakabinbin ang kaso, tatlong pure dilawan ang naging presidente sa Pilipinas, subalit ang mga Marcos ay nanatiling nakatayo dahil nga po wala silang makuhang ebidensya, dahil totoo namang hindi nagnakaw ang mga Marcos. Dahil ang sinasabing nakakalulang kayamanan na hinahanap ng mga dilawan, ito po ay kung tawagin Marcos Wealth. At ito po ay dedicated para po sa mga Pilipino na hindi po basta-basta pwedeng i-open ng kung sino-sino lang. Kaya sana po may isang Marcos na maluklok sa pagkapangulo ng Pilipinas sa taong 2022. Ngayong napatunayan ng mga sangkay, hiling ko lamang kay Mr. Atom Araulio na sana po magkaroon po ng repeat ang kanyang dokumentaryo, na sa dokumentaryong yon ilabas na niya po, mga sangkay, na ang mga Marcos ay naparatangan lamang at hindi po totoong nagnakaw. Common sense lang, Mr. Atom Araulio. Tatlong dekada mahigit ang nakalipas at tatlong naging pangulong pure dilawan na ang tumungtong sa Pilipinas. Subalit, bakit wala pa rin pong napapatunayan ang kasong ito? Hanggang sa humantong na lamang, mga sangkay, ang formal at official declaration from Sandigan Bayan na ang mga kaso na inilatag laban sa mga Marcos na mga dilawan ay hindi po totoo, na hindi nga po ito tinawag ng Sandigan Bayan na ebidensya, dahil nga po, mga sangkay, hinahanap po talaga nila ang totoong ebidensya na magpapatunay sa kanilang paratang sa mga Marcos. Naway mapanood po ito ni Mr. Atom Araulio ang iyong inilabas na video paratang sa mga Marcos na nagnakaw po ng limpak-limpak na salapi sa kaban ng bayan ay isa pong malaking fake news sa loob ng tatlong dekada mahigit. At pinapatunayan po yan ng Sandigan Bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me once again, Sangkay Jinjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. Marcos pa rin. God bless.